Ate ko na po sa tatlong ate pong tarot card. Ito po ay number 1, citrine. Number 2, black obsidian. Number 3, jade. Pumili na naman po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po'y nakapili na, unahin na po natin number 1, citrine. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay fighter na tao. Sinasabi rin po dito na may darating sa inyo na magandang oportunidad na maaaring ikapagpabago ng takbo ng inyong pamumuhay. Kaya na po, maaaring kayo ay malalapit sa mga inggiterang tao, chismoso-chismosa, huwag na lang daw itong papansinin. Sinasabi rin po dito na maraming mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo soon. Sa sobrang sipag daw po ninyo, ay maaaring mapabayaan ninyo ang inyo daw pong kalusugan. Huwag nyo daw pong pababayaan ang inyong kalusugan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay parang marami ka rin mga kabiguan na naganap daw po sa inyo pong buhay. Sabi po dito ay huwag kayong mag-alala dahil malalampasan nyo daw po kung ano man ang mga kabiguan daw po ninyo na nararanasan. Sinasabi rin po dito na maaaring sa ngayon ay may problema ka daw po number ones o sa pinampera at ganoon din po sa buhay pag-ibig. Marami daw po kayong pasanin or marami kayong obligasyon sa inyo daw pong buhay. Sabi po dito parang minsan ay nagsasawa ka na or nahihirapan na daw po kayo. Pero sabi po dito ng ating tarot card, may bigla ang swerte. Kumbaga, nasa inyo daw po ang biyaya. Kumbaga, may bigla ang swerte na darating sa inyo. Bagamat kayo ay nagsasakripisyo sa inyong pamilya, soon, nasa inyo daw po ang pagpapala. Huwag daw po kayong mag-alala or huwag kayong mainip or huwag nyo daw pong sukuan kung ano man ang mga sitwasyon na kung ano mayroon ka sa kasalukuyan dahil nasa inyo daw po ang biyaya nito. Yung sabi po dito na may mga darating din sa inyo na tao na makakatulong para makamit nyo daw po ang mga pangarap nyo sa inyo daw pong buhay. Yung sabi po dito na parang sa ngayon marami kang iniisip, marami kang bayarin, marami kayong mga kumbagay pasanin, iniisip na mga dapat ay masolusyonan, kaya kayo ay parang nape-pressure at maaaring maapektuhan naman ang inyong kalusugan. Huwag nyo daw po pababayaan ang inyong kalusugan. Sabi po dito, may sa mga dalaga na nakapili na number 1 ay may paparating sa inyong mangingibig at maaaring tunay ang pagmamahal ng taong ito sa inyo. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may darating daw po sa inyong pera na hindi ninyo akalain. Bagamat parang sa ngayon meron kayong kinalulungkot na siya nagiging dahilan kung ba't kayo nai-stress dahil maaaring may problema kayo sa usapin ng pera. Sinasabi rin po dito na parang meron kayong inaasahang pera pero parang ang darating na pera ay hindi ganon kagaya ng inyong inaasahan. Pero may gabay kayo na mahal ang Panginoon. Sabi po dito, makakasurvive daw kayo or makakaraos bagamat naiinip ka na sa sitwasyon na kung ano-an meron ka sa kasalukuyan. At sa mga may anak na nakapili na number 2, ang inaalala niyo daw po ay ang inyo daw po mga anak. Sinasabi po dito na maaaring kayo daw po ay maging aware dahil may mag-a-attempt ng panluloko daw po sa inyo. Ang sitwasyon niyo daw pong pinagdadaanan sa ngayon ay medyo matatagalan pa. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po ay parang meron kayong inaasahan tao na maaaring tumulong sa inyo pero parang hindi kayo matutulungan ng taong ito. Sinasabi rin po dito sa mga nagnanais ng kasal na nakapili na number 2, sa ngayon ay wala pa daw po nakasalan ng magaganap. Maging aware lamang daw po kayo dahil parang kayo po ay may mag-a-attempt ang panluloko daw po sa inyo. Yung sabi rin dito na marami ka daw pong pangarap number 2 or kahit gising, mahilig daw po kayong mangarap. At ito daw po ay hindi masama dahil magkakatotoo naman daw po ito. Sabi po dito ay kayo daw po ay may gabay na mahal na Panginoon at may bigla ang swerte na darating sa inyo na hindi nyo akalain. Yung sabi po dito na maaaring parang may perang swerteng darating po sa inyo. Tapos sinasabi po dito, pero sa ngayon parang kung may darating man sa inyo, hindi daw ito kalakihan at maaaring pag-isipan nyo daw po ang paggastos dahil parang dadaan lang ito sa inyo po mga kamay. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2.
Yung sabi po dito na ating tarot card, na kayo daw po number 3, ay kayo daw po ay maaaring sa kasalukuyan ay nalulungkot at parang may pag-aaway kayo na nagaganap ng inyong karelasyon dahil parang ang inyo daw pong karelasyon ay malapit sa tukso, parang kayo ay nagsiselos sa kasalukuyan. Yung sabi po dito na may duda daw kayo sa inyo daw pong karelasyon, sundin nyo daw po ang sinasabi ng inyong kalooban, maaaring yung mga katanungan nyo isasagutin ng inyong kalooban. Nasabi po dito na marami daw po kayong mga magagandang oportunidad na darating. Maaaring may darating sa inyong balita na maaaring ikaiinit daw po ng inyong pong ulo. Marami daw po kayong pintuan na magbubukas pa sa inyo soon. Bagamat sa ngayon eh may mga pagsubukang pinagdadaanan pero malalampasan nyo naman daw po ito. Sa ngayon marami daw po kayong iniisip na problema. Sinasabi rin po dito na parang may darating na balita sa inyo na parang magkakaroon ng bagong miyembro ng inyong pamilya. Sinasabi rin po dito na maaaring sa ngayon may problema kayong pinagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. Parang may mga pag-aaway pang nagaganap dahil sa usapin po ng pampinansyal. Pero sabi po dito number 3, kayo daw po ay may bigla ang pagyaman na hindi nyo akalain na magaganap daw po sa inyo daw pong buhay. Marami daw kayong pangarap sa buhay, marami kayong ambisyon, matutupad naman daw po ito. Basta huwag daw kayong maiinip kasi parang naiinip ka na sa sitwasyon na kung ano meron ka sa kasalukuyan. Yes, sabi po dito na maaaring sa ngayon, ang pinaka-worst na problema daw po ninyo ay pera. Yes, sabi rin po dito na marami ka mga magagandang oportunidad na nakalampas na daw po sa inyo. Pero sabi po dito, marami pang darating na ikakayaman pa daw po nga ninyo. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Ang aking po pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit akong hindi kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay i-welcome po natin. Salamat po!